Matapos na naging laban dito ng Team USA sa London ay dumiretso na kaagad sila ngayon dito nga sa Paris para paghandaan ang kanilang magiging unang laban dito sa Serbia dito nga sa group stage. At eto na nga, mainit kaagad ng pag-welcome sa kanila dito nga ng mga fans dito sa Paris. Ayon mismo kay LeBron James ay kagad na nga daw silang umalis dito sa London para makapaganda na kagad sila dito sa Paris at makapagsanay pa bago ang kanilang magiging unang laban dito nga kontra sa Serbia. Pero bago yan, baka gusto nyo itong i-check out itong NBA basketball size 7 na Molten. 85% off to ngayong araw sa Shopee at dating 1,888, ngayon ay mabibili mo na lamang na 278 pesos. Click mo lang yung link sa comment section. Inaasahan nga na dito sa kanilang magiging unang laban ay makakapaglaro na ang buong koponan dito ng Team USA. Ito ngayon sa kabila ng hindi pa rin nakakapaglaro dito si Kevin Durant ng tune-up game dito para sa Team USA. Ito ngayon sa kabila ng kanyang calf strain injury. Pero ayon mismo dito kay Coach Steve Kerr ay unti-unti naman daw nakakapag-adjust na sa training itong si KD. Siguro hindi na rin sila masyado nag-risk dito para kay KD na isa lang ito kaagad sa tune-up game para hindi mapuwersa at magamit pa to sa actual na laban. So far, mukhang kinakaya naman kasi dito ng Team USA kahit hindi pa nakakapaglaro pero itong si Kevin Durant. Totoo niyan, sa South Sudan at sa Germany nga lang, medyo naging tagilid dito ang Team USA dito sa kanilang mga naging tune-up game. Inaasahan nga na makamit ngayon dito ng Team USA ang kanilang ika-17th gold medal dito nga sa men's basketball. At posibleng ito na rin ang huling beses na makikita natin dito si LeBron James at Stephen Curry na magkasama sa Olympics. Dahil ayon mismo dito sa naganap na interview dito para kay LeBron James, yung gaganapin nga dito na susunod na Olympics dito sa Los Angeles ay hindi na siya makakapaglaro para irepresenta ang kanilang bansa. Isasalang-alang niya lang daw ito para sa mga batang players ngayon dito ng national team. Posible nga sa mga susunod na taon ay magretiro na itong si LeBron James dito nga sa paglalaro ng basketball. Baka bago pa nga pumasok yung ikalawa niyang anak na si Bryce James sa NBA ay nagretiro na nga daw itong si LeBron. Ito ay ayon mismo sa kanyang ikalawang anak kung sa tingin niya nga daw makakasama niya pa makapaglaro sa NBA ang kanyang tatay. Ayon mismo dito kay Bryce ay malabo na nga daw itong mangyari. So yun, ito na nga ang schedule ng Team USA dito sa paparating na laban dito sa Paris Olympics. Una nilang makakatapat ang Serbia sa July 28 dito nga 11:15 PM dito sa atin sa Pilipinas. Sunod naman na makakatapat dyan ang South Sudan August 1, 3 AM dito sa atin, Puerto Rico sa August 3, 11:15 PM. Kapag nagawang manalo dyan ng Team USA ay aabante sila dito sa quarterfinals sa August 6 at semifinals naman dito sa August 8. At yung pinaka-finaling laban ay sa August 10 na kung saan malalaman natin kung sino yung tatanghalin na magkakaroon ng gold at bronze medal. So yun, ano masasabi nyo patungkol dito? Sa tingin nyo, magagawa bang ma-sweep dito ng Team USA ang kanilang group stage dito kagaya na lamang na nangyari dito nga sa kanilang tune-up games? O magagawa bang maka-bounce back dito ng Serbia at South Sudan dito mula sa Team USA?